ikaw ba'y nakakaranas na ng mga sintomas ng alta presyon? Sinubukan mo na bang alamin ang pinag-uugatan nito? O kaya naman ay kampante ka na sa maintenance mong iniinom pero hindi mo alam kung anong mga side effects itong dinudulot komplikasyon na ibinibigay sa paglipas ng panahon. Pero kung gusto mo makatipid at mawala ang mga negative side effects, sa vlog na to, ituturo ko sa iyo ang the best, sigurado, scientific, proven effective, backup with research, 21 steps to reduce your BP to the healthy level. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe, press that subscribe button and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating health empowerment lectures. Tara, huwag na natin patagalin, simulan na natin to. Ayon sa mga matatanda, ang alta presyon o hypertension ay sakit lamang ng mga mayayaman na kabilang sa alta sosyedad na madaling magalit at magtaas ng boses mula sa alto patungong soprano. Pero ngayon, hindi lang mayayaman at may edad ang nabibiktima ng sakit na to, kundi pati na rin ang mga mahihirap at mga kabataan. According to the Philippine Statistics Authority, hypertension deaths in the Philippines reached 26,471 last 2017, and hypertension ranks number 6 in the leading cause of death in our country. Sa buong mundo, ayon sa World Health Organization, tinatayang 7.5 million katao ang namamatay dahil sa alta presyon, at yan po ay 12.8% sa total of all deaths. Lumako tayo dito sa blood pressure table ng 18 years old and up. Makikita nyo po na may apat tayong stages ng high blood pressure. Ang normal po, ang ideal is 120. Pero ang 130 over 85 ay normal pa rin po yan. Pero pag 130 hanggat 139 over 85 to 89, above normal na po siya. Pero kapag ito'y pumasok na sa 140 hanggat sa 210 or pataas, yan po ay high blood pressure na. Okay, alamin po natin ang mga symptoms ng hypertension. Actually po, kadalasan, wala pong masyadong sintomas na binibigay ang alta presyon. Kadalasan, kapag ito ay malala na or yung malala ng stage, yun na po yung magbibigay ng matindi na ring atake o kaya yung kumbaga para siyang bulkan na kapag masyado nang matindi, puputok na lang. So, kaya po siya tinawag na silent killer. Pero, pwede rin pong maging palatandaan yung mga, sa mga taong overweight, medyo namumula yung kanilang mukha. Yan po ay isang sintomas o palatandaan, warning signs, na mayroon siyang hypertension. Yung mga loud snorers din, kapag natutulog, malakas humilik, yan po, mga palatandaan po yan na may alta presyon. Yung mga pagsakit ng ulo, yung nahihirapang huminga, nahihilo, yung pagtaas ng pulso at saka ng tibok ng puso, at saka panlalabo ng paningin, yung sobrang pagod, yung pagsakit ng ating chest, at saka may parang dumadagan dyan. Ganon din sa ating leeg at saka sa tainga. At kapag mayroon ding dugo, ito rare case po yung mga nagkakaroon ng dugo sa kanilang ihi at saka yung sakit sa likod, sa leeg at saka sa panga, sa taas ng tiyan at saka sa balikat at mga braso. So ito po ang mga sintomas ng hypertension. Dumako na tayo sa mga causes o pinagmumulan or ugat. Pinag-uugatan ng hypertension. Ang number one pong pinag-uugatan ay ang pagkain ng karne. Alam naman po natin ang karne ay may mga taba at saka mahirap matunaw. Pangalawa po ay milk and dairy products. Ang milk and dairy products, punong-puno po rin ng fats. Punong-puno yan ng fats. Imaginin po ang cow's milk, pinapadedi lang po sana yan sa mga baby na cow para mabilis din silang lumaki. Pero imaginin mo kung gaano kabilis lumaki ang cow dahil sa pagdedi ng cow's milk, paano naman kung ang tao ang uminom nun, malilipat din syempre yung taba. Yung itataba ng baby cow, yun po ay itinataba ng mga taong umiinom or kumakain ng mga milk and dairy products. So, yan po ang nakakapagdulot ng pagbara sa daluyan ng dugo. Pangatlo po ay sugar sweetened beverages, yung mga juices, yung mga sodas, yung mga artificial nating iniinom na mga matatamis. Yan po ay
wala tayong sustansya makukuha dyan. Mga calories lang po yan. Pang-apat po ay ang mga bisyo. Pag-inom po ng alak ay nakakapagpalapot ng dugo. Ang sigarilyo naman nakakapagpaliit ng daluyan ng dugo. Overeating. Ang overeating naman po ay talaga namang kapag ikaw ay sobrang kumain, mataas ang risk na magkaroon ka ng alta presyon. Next, late dinners. Iwasan po natin yung pagkain ng gabi na. Pasado alas 7 na, hindi po yan healthy. Kailangan 6 or before 6. Mas maganda po yan. Next, lack of exercise. Yung mga taong overweight, kadalasan din po, hindi sila mahilig mag-exercise. Kaya nagkakaroon talaga sila ng mabagal na pagdaloy ng dugo at yung mga components ng dugo. Kapag yan ay mayaman sa kolesterol, sa taba, at mga malapot. So, normal po yun. Mas tataasan ng heart yung pag-pump niya. Lalakasan ng heart yung pag-pump niya. Kaya tataas din po yung presyon. Overweight. So, ang mga tao talagang overweight ay may higher risk of hypertension. Stimulants. So, mga kape po, stimulants po yan. Kape, chocolate, soft drinks, energy drinks. Yan po ang kina-advance mo yung energy mo. Pero kapag yan ay nawala na yung effect ng caffeine, ng sa tsaa naman po, theine, at saka sa chocolate theobromine, kapag nawala na yung effect ng mga stimulants na yan, babagsak ka rin po niyan. So, fatigue, mararamdaman mo yung sobrang pagod. Kaya ang iba, hindi lang na sa satisfy sa isang cup of coffee, iinom pa sila ng another cup and then another cup and hanggat nagiging addict na po sila. So, sa paglipas ng panahon, tumataas na rin po yung presyon. Kasi po, napipilit yung pagod ng nerves. So, ang pagod ng nerves, ang nerves po natin nasa ilalim ng mga ugat. Pag pagod na yan, pipilitin pa ng kape, nagisingin, talaga pong ang pati rin ang heart, magpapump ng magpapump para lang ma-distribute yung blood. At ganun din, mahihirapan din po yung nerves. So, pareho pong nahihirapan lahat-lahat yung heart, yung blood vessels, and at the same time yung nerves at saka yung brain. So, pagod-pagod lahat sila dahil sa stimulants. So, hindi po maganda talaga yung pag-inom ng kape at iba pang stimulants. Next po ay aging. Habang tumatanda, mas mataas po ang tendency na magkaroon ng alta presyon. Ang kasunod po ay too much salt in the diet. Kapag mahilig po tayo sa mga junk foods, sa mga chips na matataas ang salt, sa dairy products, yan po, matataas din ang salt niyan, yung cheese. Yan po ay nakakapagbara at nakakasira din ng kidney. Kaya kapag nasira yung kidney, asahan nyo po, magkakaroon tayo ng hypertension at saka stress. So, kapag na-stress ang tao, kailan na-stress ang tao? Kapag sobrang pag-iisip, pagod na yung isip, pagod na yung katawan, na di-disturb yung emosyon niya, nagagalit, natatakot, o kaya kung ano pang mga negative na feelings, yan po ay nakakapag-alter ng blood pressure. So, yung mga sudden noise, yan, tsaka yung bigla-biglang nagagalit, pagkagalit, yan po ay magkukos ng alta presyon. Okay, so dumako tayo sa mga research studies. Base po sa pag-aaral, positive association between the risk of hypertension and processed meat intake was observed. So, a positive association, ibig sabihin, ang pagkain po ng processed meat ay directly related na magkaroon ka ng hypertension. Ganun din po kahit ang red meat. Patuloy, there are but few animals that are free from disease. Yan po yung katunayan sa Selected Messages, Book 2,
418 paragraph 1, ang sabi, itong mga animals po sa farm o kaya sa mga industry, meat industry, kadalasan yung mga patabain or pinapataba nila yung mga chicken, yung mga cow, yung mga swine, yan po ay nakakulong at hindi nakakapag-exercise. Kadalasan wala pang sunlight at saka pure air na nai-inhale. So yung mga dumi, na sarili lang dumi, yun po yung nai-inhale. So ano po ang ma-expect natin sa kanilang lungs, sa kanilang liver? Sigurado pong maraming toxins ang nai-inhale nila at nasisira yung kanilang katawan. So, kukunti lang yung tumatanggap or naniniwala na yung kinain pala nilang karne, yun yung nagdulot ng kanilang mga sakit. Many die of disease caused wholly by meat eating, yet the world does not seem to be wiser. Kadalasan po, dinadala sila, binibiyahe sa long distances sa mga truck. At sila isiksikan din, wala masyadong hangin, hindi nakainom, hindi nakakain, nagugutom, napagod na stress. So kapag sila po ay dumating na doon sa slaughtering house, ang tendency halos pagod na sila, halos mamatay na sila. Pero that's the time na tinatapos na ng mga butcher, pinapatay sila. So ano po ang maasahan natin sa laman nila? Ano ang healthy pa kaya yun? So ang iba hindi naman agad-agad tinatamaan or naapektuhan kapag kumain itong mga karne. Pero marami ang nagsasuffer ng pagkakasakit at ang iba ay namamatay. So marami ang mga binibenta sa palengke na may sakit na. Alam po ito ng mga nagtitinda. At alam din po ito ng mga bumibili. Especially in larger cities, this is practiced to a great extent. And meat eaters know not that they're eating diseased animals. Pero yung mga kumakain, kasi iba naman yung nagluto, iba yung bumili. Yung mga kumakain lang, o kaya kung nasa restaurant ka, kumakain ka lang, tagakain ka lang ng mga nakaduto na, hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan ng mga animals na ito bago yan naluto. Itong nakikita nyo po dito na baboy, yan po ay binaril. Pinanood ko po itong documentary. Ito po ay pinaparusahan naman, yung isa dito pinaparusahan, pinagpapalo hanggat sa mamatay. Yung isa binaril at saka nanginginig pa. So, yung nervyos, yung stress ng animal, kapag kinain mo rin yung laman nun, pwedeng malipat sa'yo. Kaya ang tao nagiging nervyoso rin. Kakaroon siya ng heart disease, ng trauma, at ng iba't ibang sakit dahil nga. Yun din yung mga trauma na pinagdaanan, naranasan ng mga baboy o ng mga animals bago ito kainin. So, dadako na po tayo sa mga natural remedies. Ang number one po na natural remedy ay leave animal products. Shift to plant-based proteins. Pero mag-ingat po tayo sa mga genetically modified na pagkain. Yung mga soybeans, ingatan natin, kailangan non-GMO at saka iba pa. So, ito pong mga animal products, yung poultry, yung cheese, yung cow's milk, butter, yogurt, margarine, yan po ay puno ng mga fats at saka tinuturukan ng mga pampataba, dinalagyan ng mga hormones, tinuturukan din ng antibiotic, at saka iba't ibang mga chemicals na po ang iniimbento ngayon para lang mabilis na lumaki yung mga karne, yung mga animals na kinakarne. So, business po kasi, malaking business to. So, ang kung ikaw naman talaga yung may-ari ng mga baboy o kaya ng mga chicken, natural, gagamit ka rin ng mga patoka o kaya ng mga feeds na mas mabilis na lumaki yung mga alaga mo. Okay, so ano po yung solusyon? Eat vegan meat instead. Kasi napakarami po talaga ng iba't ibang choices. May mga vegetarian hotdog, vegetapa, vegetarian luncheon meat, vegetarian meat, tofu, gluten, etc. Napakarami po. May veggie fish, veggie beef, at iba't iba pa pong mga vegetarian meat. Yan po ay kasing sarap din ng mga karne. Number 2 po, eat more whole foods. Ano po itong mga whole foods? Pag sinabing whole foods, hindi sila dumaan sa
pagpapakinis o kaya paggiling, yung mga pinaputi, yung mga white flour, white sugar, white rice, yan po ay mga refined foods. Iwasan natin yan. Kapag kakain lang tayo ng mga mas maraming whole foods, ang tendency or ang magiging result po ay buo yung sustansya na makukuha natin doon sa gulay, sa prutas, sa whole grains, sa nuts, at saka sa mga seeds. Pero kapag ang tinapay mo na kinain ay white bread, more on sugar na lamang po yun. Walang ibang essential oils, walang mga minerals, kukunti na lang po, at saka starch na lang makukuha mo dun. Okay. Number 3, yan, example pa pala ng whole grain is yung black rice. Iwasan po natin yung kumain ng purong white rice. Kasi the more na kumakain tayo ng maraming white rice, mas tataas po yung ating timbang. Lalo na kung hindi naman tayo mahilig mag-exercise, hindi na ba-burn yung ating mga kinain. Okay, number 3 is exercise regularly in open air with sunlight and hit your BMI. So, isa sa mga maling ginagawa ng tao, nag-exercise pero kulang sa pure air yung lugar na pinag-exercise nila. Kailangan po sa open air at saka mayroong araw. Kapag may araw, may vitamin D po yan. Scientifically proven ang vitamin D na pagpalakas laban sa mga colds, sa mga flu, at saka nagpapaganda ng ating kutis, ng sirkulasyon ng dugo. At saka i-hit po natin yung BMI. So, kaya po tayo nag-exercise para ma-maintain yung maganda at saka healthy body weight. Okay. So, yan po yung example. Number 4, minimize salt. So, yung mga junk foods, yung mga chips, yung vetchin, yan po ay kailangan iwasan natin. The more na mataas ang salt intake, mas nasisira yung kidney, mas tataas yung blood pressure. Number 5, cut vices. Nabanggit ko na po, yung sigarilyo, pinapaliit yung daluyan ng dugo, yung alak, pinapalapot yung dugo. So, iwasan po natin yung mga bisyo, yung mga droga, ganun din po. Number 6, manage stress, fear, and anger. Paanong paraan po natin ma-manage yung stress? Pwede po tayong magbasa-basa. Magbasa po tayo ng Bible, makinig ng music, kumanta. Yan po. Instead na magalit tayo, kumanta na lang po tayo. Number 7 po, stop taking coffee and other stimulants. Nabanggit ko rin kanina, yung coffee, kung paano siya nakasira ng ating daluyan ng dugo, ng nerves, ng brain, ng heart. Tsaka, ang epekto po niyan ay magpapalpitate po ang ating heart at saka magiging nervyoso. So, makakalimutin din po. Number 8 is have a good night's sleep. Siguraduhin po nating matulog tayo ng alas 9 or mas maaga. Kasi kapag mas malalim yung tulog at saka mas maaga, mas marami po yung nare-repair na body organs and mga na system, organ systems ng katawan. Pero kapag late na matulog, mas mahirap po ang immune system, bagsak, at saka pati yung puso natin mahina, pati yung circulation, pati yung brain. Number 9, drink plenty of water daily. Sa mga lalaki po, ang sabi ng Mayo Clinic, 3.7 liters ang dapat inumin. Sa mga babae, 2.7 liters naman. Alam naman natin ngayon, mas mainit na po yung ating panahon. Pero itong bote pala, iwasan po natin yung PET bottle o kaya itong mineral water bottle. Kapag ito ay na-disform or na pumangit na yung kanyang forma, ito po ay nag-emit ng dioxin at saka ng mga chemicals na naisasama dun sa tubig na pwedeng mainom natin. So, iwasan natin, mas maigi pa, bumili tayo ng sarili nating water bottle, yung glass. Number 10, take only unheated oil. Example po yung olive oil, yan po yung inahalo natin sa salad. Pwede namang hindi po natin ihalo sa salad. Take na lang po natin ang olive oil at saka virgin coconut oil at saka flaxseed oil. Ang payo natin dyan, 2 tablespoons a day. Either of these 3 na mga oil or iba pang oil, pwede rin yun. And avoid fried foods. Yung mga fried foods, alam natin, yan po ang bumabara sa ating daluyan ng dugo. Yung mga cholesterol, yung mga fats. At saka, the more na kapag ang oil po ay uminit na at saka umusok na, yan po ay cancerous na rin. Number 11, eat salad of raw garlic, onion, tomato, calamansi, and celery. Base po sa pag-aaral, ang tomato,
at saka ang garlic, ang onion, ang celery, yan po ay mayaman sa GABA. Ano po yung GABA? Ito po ay compound na tinatawag na gamma amino butyric acid na nakakapagpababa ng ating presyon at pinapalakas yung heart muscles natin. Number 12, eat vegetable broth of broccoli, potato, and carrots. So, yung wala pong karne na hinahalo. So, ang base sa pag-aaral, ang broccoli po ay may 6 chemicals that reduce blood pressure at ang carrots ay may 8 compounds that lower the blood pressure. Number 13, take lecithin from soybeans, kidney beans, black beans, Brussels sprouts, and broccoli. So, ang lecithin po ay nakatulong sa pag-decrease ng blood pressure kasi po ito ay mayaman sa B vitamins na choline and inositol. At saka dinadilate po niya yung daluyan ng dugo kaya mas naiiwasan yung pag-deposit ng mga taba-taba doon sa arteries. Number 14 ay vitamin E. Alam naman po natin ang vitamin E ay maganda sa balat at sa puso. At saka anti-aging po yan. So ang mga vitamin E, saan makukuha? Yan po ay makukuha sa mga seeds, sa mga nuts. 15, vitamin C with bioflavonoids. Ang bioflavonoids po ay makukuha natin dun sa kulay puti, sa ilalim ng balat. Kaya po kapag kumain tayo ng mga citrus fruits, huwag po natin masyadong linisin. Kapag may dumidikit pa rin dyan na madikit na puti, huwag na natin tanggalin. Talaga pong sinadyaya ng nature na kainin natin kasi the more na tinitake natin yan ng mga bioflavonoids, mas effective po yung pagtrabaho ng vitamin C sa ating immune system. Okay, number 16, CoQ10. Ang coenzyme Q10 po ay mababa, napag-aralan po. Nakita ng mga doctors na yung mga may hypertension, mabababa ang CoQ10 sa katawan nila. So, pinapayo po natin dyan, 50 milligrams twice a day ang pag-inom niyan. Number 17, don't overeat. Alam naman po natin, kapag marami tayong kumain, hindi pa tayo nag-exercise, talagang lalaki ang katawan, at saka mas may hirapan yung pag-pump ng ating heart, at saka tataas yung presyon. Number, bago po yan sa sunod, ang sabi ng Councils on Diet and Foods 131, paragraph 4, it is possible to eat immoderately even of wholesome food. So kahit po pala yung mga healthy pagkain, kahit apple pa yan, kahit saging, o kaya kahit ano pang healthy pagkain, pwede tayo mag-overeat. It does not follow that because one has discarded the use of hurtful articles of diet, he can eat just as much as he pleases. Overeating, no matter what the quality of the food, clogs the living machine and thus hinders it in its work. So kapag busog na po tayo, umalis na tayo sa lamesa. Huwag nating siksikin. Talagang pinuputank talaga ng sobra-sobra. May hirapan po yung sistema. So nakakapagdagdag lang po yan sa ikababara ng ating mga daluyan ng dugo. Yung mga sobrang pagkain. 18. Avoid too much sweets. Ano po ang mangyayari kapag mahilig tayo sa matatamis? Soft drinks, chocolate. Ayan po. Lalaki yung ating bilbil, dadami yung ating taba, nahihirapan yung heart na mag-pump, tataas yung blood pressure. Number 19, don't eat late dinners. So, iwasan po natin yung pagkain ng gabing-gabi na. Mga alas 7, alas 8, alas 9, kumakain pa. Yan po ay hindi healthy. So, kailangan nating sanayin na alas 6 or before 6, tapos na, tsaka light lang ang dinner dapat para hindi mahirapan kasi patulog na tayo niyan. Number 20, take kidney cleansing teas. So, yung mga tsaa na sambong, yan po, panglinis na ating kidney, kailangan talaga kasi ang kidney, direct related po siya sa blood pressure natin. Siya yung sasala ng tubig, ng salt, kapag ang balance, ang electrolytes o yung mga salt level sa dugo natin ay sobra, yan po ay pwedeng lumapot at saka magkakaroon tayo ng alta presyon. At ang panghuli po, but not the least, avoid loud and sudden noises. Base sa pag-aaral, the more na na-expose tayo sa maingay, sa mga malalakas na tunog,
yan po ay nakakapagpataas din ng ating presyon. Normal po yun, pero kapag ang napapakinggan natin ay mga huni ng ibon, nature, music na relaxing, yan po ay magiging kalmado lang din yung ating puso, pati yung ating brain. So tayo po ay magkakaroon ng happy and healthy na pakiramdam. So hanggat dito na lamang po, kung nakatulong po ang vlog na to, huwag niyo pong kalimutan bilang suporta sa akin, thumbs up, share, at i-comment niyo sa baba kung ano yung gusto niyong sabihin. At hanggat sa muli, ito po Sir Edward nagsasabing, "Health is not by chance, it's a choice." Thank you.